Hello guys, good morning, good afternoon, and good evening sa lahat ng mga nanonood ng live video na ito. Sa ang dako ka man ng mundo, no? I hope na good mood ka today, no? So, ayan. By the way guys, sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, my name is Coach Irish Quinto, isa akong full-time mommy. At the same time, I am an online entrepreneur na nakatira ngayon dito sa Cagayan de Oro. So live ako guys ngayon dito sa Cagayan de Oro City. So sorry guys kung nakailang ulit kami ng live. Kasi actually sana guys may guest ako na makakasama this afternoon. So this live, may guest sana ako na makakasama. So, ang nangyari, hindi siguro yung connection. Kasi pag nasa online business talaga, lalong-lalo na pag FB Live, usually talaga nangyayari yung mga ganitong case, no? Technical error talaga, no? Lalong-lalo na sa connection. So, first sana, ang nakakasama kong guest is si Coach Marilu Bibar Paciente. But sad to say, hindi siya makapasok sa live ko. So, next na option namin, si Coach Darwin Royo. So, isa sa mga mentor namin dito sa community na ginagawa namin. But, sad to say again, hindi pa rin siya makapasok. So, ngayon, I apologize na nakailang ulit kami sa live, no? So, hindi talaga makapasok yung guest na makakasama ko sana this afternoon sa live na to. So, bago ako magpatuloy, babatiin ko lang yung mga naka-tune in na right now. Si Lons Marlon Marlon, thank you for watching. Cherry Daligdig, thank you for watching. Lynn Dominguez, Digombes, tita ko to. Hello tita, thank you for watching. Christopher Peralta, thank you for watching. Ayan. So sa mga naka-tune in na right now guys, sa mga viewers, no, paki-comment kung saan kayo nanonood para at least mabati ko kayo, ma-shoutout ko kayo kung okay ba yung audio, clear ba yung boses para at least maayos ko bago ako makapag-proceed sa topic na i-share ko this afternoon. So, ayan. So, ayan, no? Sayang yung live na sana namin kanina kasi yung guest na makakasama ko is isa sa mga malulupit na guest sa community namin. So, ayan. Ayan, si Myra Luzano. Coach Myra, thank you for watching. Ayan, nakailang ano na kami. Nakailang live na kami. No? So, hindi talaga maiiwasan mga live, technical error, no? So, hindi ko napapatagalin, no? Mag-uumpisa na ako sa i-share kong topic this afternoon. Actually, yung topic na i-share ko sa inyo is about branding your own image. So, mahalaga ito, guys, lalong-lalo na kung tayo ay isang online, mga online marketer. So, mga nandito sa nag-o-online business, no? Branding your own image. So, ginawa ko na topic ito ngayon kasi maraming nagme-message sa akin. Tapos isa sa na-receive kong message, nag-message siya sa akin na sabi niya, Coach, paano ko ba ipopromote yung business ko? Paano ko ba gagawin na mapansin ako ng mga tao? Kasi kahit anong gawin ko, kahit anong post ko, hindi naman pinapansin yung mga post ko. Tapos wala namang, in short, walang pumapansin sa post niya. Tapos napo-frustrate na siya kasi ilang buwan na siya sa business na ginagawa niya, hindi pa rin siya kumikita. Yan. So, isa yan sa mga dahilan kung bakit na po frustrate, no? Ang isang online marketer, isang online entrepreneur, lalong-lalo na kung hindi ka kumikita ilang buwan ka na sa business na ginagawa mo. So, pagka-receive ko ng message na yon galing sa kanya, di ko na lang papangalanan, pero hindi lang siya yung nagme-message sa akin ng ganyan. So, marami sila. So, isa lang siya na in-example ko. So, pagka-receive ko ng message na yon, so chinek ko agad yung profile niya. So, in-stock ko yung profile niya, kung ano ba yung mga post niya. So, yan. So, kung bakit na-inspire ako na i-share sa inyo ang branding your own image. Kasi isa ito sa pinakamahalaga na alas mo bilang isang online marketer or online entrepreneur. So, bakit sinabi kong mahalaga, guys?
paano mo ba maibabrand yung sarili mo, no? Paano mo maibabrand yung sarili mo para makita ka ng tao na isa kang legit, no? Legit na online business marketer, no? So, actually, itong branding your own image, nakuha ko talaga to sa course, sa online course na in-enrollan ko doon sa Ninja Pro program na ginawa ni Coach Francis Gumabon. Isa ito sa effective strategy, guys, kung paano mo maipopromote yung business mo ng tama. Kasi once na brand mo na yung sarili mo, papaniwalaan ka ng tao, magkakaroon ng trust yung tao sa'yo sa business na ginagawa mo. So ngayon, paano mo naman iba-brand yung sarili mo? Bago mo i-promote yung business na ginagawa mo, yung mga produktong ginagawa mo ngayon, pangalawang ano na lang yan, pangalawang step mo na lang yan. Bago mo siya i-promote yung mga services, mga products, ano man yan, yung mga online business na ginagawa mo ngayon, bago mo siya i-promote, dapat i-promote mo muna yung sarili mo. I-brand mo muna yung sarili mo. Paano mo naman iba-brand yung sarili mo? Unang-una, yung FB account mo, yung profile account mo sa Facebook. Remember guys, nasa online mga online marketer tayo, nasa online tayo. So ibig sabihin, yung mga taong nakakasalamuha mo, hindi mo sila nakakausap na personal, hindi mo sila na-meet na personal. So isa sa mga titingnan ng tao sa iyo is yung Facebook profile mo. So dapat yung Facebook profile mo, dapat yung nakalagay na unang-una yung name, dapat ilagay mo yung totoong pangalan mo. Huwag mong ilagay yung hindi mo totoong pangalan, yung minsan yung iba pa nga nakabaliktad yung mga pangalan. So paano ka papaniwalaan ng tao? Paano maniniwala yung tao sa iyo, di ba? Isa 'yan sa mga dapat mong ayusin bilang isang online entrepreneur, no? Kung ginagawa mo itong business na for long-term business at saka seryoso sa pagninegosyo online. So isa 'yan sa dapat mong itama kung sakaling yung profile mo hindi mo totoong pangalan, yung profile na nakalagay mo baliktad yung pangalan, ayusin mo. Ayusin mo kasi yung mga tao na nakakasalamuha mo, isa 'yan sa titingnan. So paano sila magtitiwala kung mismo pangalan mo hindi nila alam, hindi kanila kilala. Dito ka lang nila nakikilala. So pangalawa, yung profile picture mo. So dapat yung profile picture mo rin, picture mo yung ilagay mo. Huwag yung mga picture ng cartoons, huwag mong ilagay yung mga fanatic ka sa mga artista, yung mga ibang tao, yung ibang picture ng tao yung ilalagay mo, huwag. So dapat yung ilalagay mo is picture mo talaga para pag nag-search yung prospect mo sa profile mo, so makikita nila, ito pala yung itsura mo. So ito pala yung pangalan mo. So next is about sa posting mo. So dapat when you do the when you brand yourself in social media, dahil nga nasa online business ka, nag-online business ka, isa yan sa titingnan ng tao yung mga posting mo. So dapat iwasan mo yung mag-post ng mga negative posting. Iwasan mo yung mga pag-share ng post na hindi naman nakakatulong sa business na ginagawa mo. Kasi isa yan sa titingnan ng tao. Kung kunyari, ako yung makakikita ha, na ikaw ay isang online entrepreneur, tapos nakita ko yung post mo sa timeline ko, nag-pop up siya sa timeline ko. Siyempre, titingnan ko muna yung profile mo bago ako mag-message sa'yo, no? Kung sakaling na-interest ako sa post mo, titingnan ko muna yung profile mo, yung timeline mo, bago ako mag-send ng message sa'yo. So, isa sa titingnan ng tao sa mga posting mo. So, once yung posting na nakalagay mo is mga negative, mga hugot lines, mga love life, mga ano pa ba, yung mga shared post na mga artista, yung mga shared post na mga posting na hindi naman nakakatulong sa business. So, isa yan na aayaw yung customer sa'yo. So, bilang isang seryoso na online marketer, iwasan mo mag-post ng mga ganyan. Dapat ang ipopost mo lang sa mga timeline mo is mga valuable contents. So mga valuable contents, yung mga post na nakakatulong, nakakapag-inspire, nakakapag-motivate ng tao. Once na
once na nag ano sila, nag-click sila sa timeline mo, makikita nila yung mga motivational videos, mga inspirational quotes. Dapat yan lang yung mga ipopost mo sa timeline mo, mga valuable contents. Dapat ang makalagay sa ano mo, nag-i-inspire ka ng tao, nagmo-motivate ka ng tao, kahit mga posting lang yan, ganyan dapat yung mga nasa loob ng timeline mo. Iwasan mo nang mag-post ng mga negative post, iwasan mo nang mag-post ng mga hindi naman nakakatulong sa business. So, isa yan sa titingnan ng tao. Kasi kahit naman siguro ikaw mismo, di ba? Ikaw mismo, ikaw bali yung customer, ikaw bali yung nakakakita ng post, tapos na-interest ka sa pinost niya, syempre, titingnan mo yung profile ng tao na nag-post na yon. So, pagtingin mo na ganyan naman yung mga nakapost sa timeline niya, mga negative naman, mga hugot lines naman, tapos yung pangalan niya, baliktad, yung pangalan niya, hindi naman totoong pangalan niya, walang, hindi, ibig sabihin, in short, hindi mo siya mapagkakatiwalaan. So, ganun din ang mangyayari sa'yo bilang isang network, bilang isang online marketer. So, ilagay mo yung sitwasyon mo sa ganyan. So, kung ikaw na isa kang online entrepreneur ngayon, nag-online business ka, mapaanong business man yan yung mga ginawa mo, branding your own image ay isa sa pinakamalupit na strategy para magawa mo yung negosyo mo ng tama. Branding your own image. Kasi yan lang kung ang mga posting, yung mga posting, mga paggawa ng content, mga ano pa ba, yung pag-promote ng product mo, secondary na lang yan. Pero, once na-brand mo na yung sarili mo, yan yung pinakamalupit na strategy na hinding-hindi makukuha ng ibang mga kasamahan mo or ibang mga online na, di ba, usually kasi sa online business, copy and paste lang, di ba, copy and paste. Pero once you already brand your own image, yan ang hinding-hindi makakopy and paste ng mga kapwa mo online marketer. Kasi alas mo yan. So, isa sa mga pang-apat na ba? So, next na tip kung paano mo iba-brand yung sarili mo is like this. Tulad ng ginagawa ko ngayon. So, di ba? Do an FB live. Yan, si Beth Gosho. Hi, sabi niya, hi sis daw. So, thank you for watching, Beth Gosho. So, ayan, mag-FB live ka. Yan, isa yan sa pagbabrand ng image mo sa social media. Mag-FB live ka, ano yung purpose ng FB live? Bakit pinaka-effective na strategy din yung FB live? Kasi guys, once nag-FB live ka, ibig sabihin, nakikita ka personally ng tao. So, kung anong itsura mo, kung anong ginagawa mo, yung mga daily routine mo, kung nagla-live ka, makikita niya. Tulad sa akin, isa akong online marketer, pero isa din akong full-time mommy, nasa bahay ako. So, minsan, kung nakikita niyo na yung mga live ko, naka-live ako, may baby akong kasama. So, ibig sabihin, nakikita nung tao, na totoong tao ka. No, hindi ka nahihiya, hindi ka natatakot kung ano yung itsura mo kasi totoong tao ka, seryoso ka sa ginagawa mo. Isa yan sa reason kung paano mo makukuha yung trust ng tao. Kasi ikaw mismo bilang online entrepreneur, bilang online marketer sa ginagawa mong negosyo, ini-expose mo yung sarili mo sa social media. Guys, ang FB Live, karamihan talaga sa mga nag-online business, hindi ginagawa din. Takot sila sa FB Live. Pero normal yan, kasi ganyan din ako before. Hindi rin ako nag-FB Live. Kahit mag-post ako sa Facebook ko ng video, na recorded video, hindi ako nagpo-post kasi hindi ako exposed sa social media nung nagsisimula pa ako. Pero nakikita ko yung, kasi nga, nasa online ano tayo eh, nasa online business tayo, nag-online business tayo. So, instead na sa traditional business, babiyahi ka, mamumusakal ka doon sa kung saan saan lugar, kakausapin mo yung mga tao na hindi mo naman kilala, di ba? Magbibigay ka ng mga flyers. Instead na ganyan yung gagawin mo yan dito, mag-FB live ka kasi nasa online ka. Ang kagandaan sa FB live, ito, nagsasalita ka lang, isa sa mga epekto ng pag-FB live mo is nakukuha mo yung
trust ng tao sa iyo. Kung anong pinopromote mo, sabi, yung business pala niya, ganito, ganyan. So, legit, ikaw talaga isang legit na online marketer. So, isa yan sa titingnan ng tao sa iyo. So, huwag kayong matakot, guys, na mag-FB Live. Normal lang na nahihiya pa kayo at first. Normal lang na nabubulol pa kayo at first sa mga sasabihin nyo. But, gawin nyo siya consistently para tuloy-tuloy na pag when you do FB Live again and again and again, magiging consistent at fluent na yung mga sasabihin mo sa next na live mo. So, isa yan sa mga ano. Kasi guys, once na brand mo na yung sarili mo, kahit ano pang business ang ipopromote mo, kahit ano pang product ang ipopromote mo, pag, dahil pinagkatiwalaan ka na ng tao, babalik at babalik sa'yo yan. Yan nga sabi ng mentor namin, na hindi yung mga tao kasi hindi sila bumibili, once na brand mo na yung sarili mo, hindi sila bumibili dahil sa produktong pinopromote mo. Ang una-unang titingnan nila is ikaw mismo na mapagkakatiwalaan ka bilang isang legit at totoong online marketer, mapagkakatiwalaan ka nila na magaguide mo sila all the way sa journey ng business na pinopromote mo. So, secondary na lang yan, guys, yung product, yung about sa company. So, kung stable naman yung company mo, kung ikaw naman mismo, alam mo naman na stable yung company kung saan ka nabibilo ngayon, kung okay naman yung mga produkto mo. So, wala kang dapat ipangamba, no? So, wala kang dapat ipangamba dyan. So, dapat ikaw bilang online entrepreneur, dapat i-brand mo yung sarili mo. Brand your image in social media. Yan ang pinaka magandang strategy na hindi makakopy ng mga ibang online ano dyan. Kasi kailangan mong kunin yung trust ng tao. Remember guys, ako lang sa akin ha, personally, yung mga customer ko, yung mga member ko, hindi ko kilala personal. Wala talaga akong member na dito sa Cagayan de Oro na mga kakilala ko, ka-relative ko, hindi. Kasi guys, normal yan. When you do the business, isa sa mga hindi magtitiwala sa'yo is yung pamilya mo, yung ka-relatives mo, yung best friend mo, yung mga kaibigan mo, na sa pag-aakala mong, ito, madali lang ano to kasi magkakilala na kami. No, wag kang mag-expect ng ganyan guys kasi normal yan na hindi yan sila magtitiwala when it comes to business. Kahit pa best friend mo yan, kahit pa relative mo yan, sila yung pinakaunang magda-down sa'yo at magni-negative sa business na ginagawa mo. So kung ikaw mismo, alam mo naman yung ginagawa mo, na legit naman yung business na ginagawa mo, so wala kang dapat ipangamba. Tulad ng sa akin mismo, personally, yung mga members ko, hindi ko sila kilala personal. So, nakikilala ko sila online. So, nakikilala ko sila online, kadalasan mga OFW, di ba? Saang panig ng mundo sila, kung saan panig sila ng mundo galing. Pero, nagkakakilala kami dito sa online business. Yan yung sad reality na kung kailan yung mga taong hindi mo kilala, sila pa yung una-unang magtitiwala sa'yo. Pero, yung mga taong relatives mo, yung mga taong kilala mo na sana, kilala ka nila kung sino ka, kung anong pagkatao mo, sila pa yung unang magda-down sa'yo at magne-negative sa'yo. So, once naka-encounter kayo guys, kung lalong-lalo na kung ikaw ay isang online marketer na bago pa lang nagsisimula sa online business or kahit anong business ginagawa mo, syempre unang lalapitan mo yung mga relatives mo, yung mga kakilala mo, di ba? Lalong-lalo na kung sa mga networking, traditional ano, yan naman kasi yung sa training, di ba? KKK system. So, wag kayong ma-frustrate, wag kayong ma-disappoint kung sakaling i-approach mo sila tas hindi sila hindi sila sumali sa business na shinere mo sa kanila, no? Kasi ibig sabihin lang yan na hindi sila yung mga tamang tao. Hindi sila yung mga tamang tao na gagawin yung business na ginagawa mo. Hindi sila yung mga right person. So, yun nga yung sinabi ko sa inyo, sad reality na kung kailan yung mga taong malalapit sana sa'yo, nakakakilala na sa'yo mismo, sila pa yung magda-down sa'yo
Pero guys, I inspire you na huwag kayong titigil, huwag kayong tumigil kung sakaling makaka-encounter kayo ng ganyan dahil normal yan. Lahat ng mga naging successful na tao, lahat ng mga naging successful sa business na ginagawa nila, naka-experience lahat ng ganyan. So huwag kayong ma-disappoint kung sakaling may in-approachan ka, may shineran ka, tapos hindi siya nag-join sa business, so hindi siya naging interesado sa business na shiner mo sa kanya. So normal yan, huwag kang ma-disappoint. Sabi nga nila, kung nagpo-promote ka ng product, di ba, usually physical products yung inaano natin, no? So yun nga, sa traditional ano natin, sa traditional business, galing din ako sa traditional business bago ako nag-online. So sa training namin, sabi niya, some will buy, some will not, so what? Next, di ba? So pag hindi sila bibili, hayaan mo, huwag mong pilitin. Kasi para kang kawawa na dyan pag ikaw mismo yung namimilit ng tao. Tapos, isa din yan, sa branding your own image. Once na brand mo na yung sarili mo, guys, sa social media, hindi na ikaw yung maghahabol ng tao. Take note that. Hindi na ikaw yung maghahabol ng tao na ikaw pa yung mag-a-approach, ikaw pa yung mag-promote ng product mo. Hindi na. Kasi sila na mismo yung lalapit sa'yo. Once na brand mo na yung sarili mo. Experience ko yan personally. Guys, nung nagsisimula pa lang ako sa online business, ako yung mga nag-a-add ng friend, nagme-message. Ako yung nagme-message sa mga tao, no? Kasi nga, syempre bago ka pa lang eh, syempre dadating din sa point na mapu-frustrate ka sa ginagawa mo, lalong-lalo na kung wala kang income agad. So, syempre, yan yung gagawin natin eh. Normal yan eh, kahit sino naka-experience dyan eh. Ako mismo personally, yung mga sinishare ko sa inyo guys, personal experience ko po ito. So, nung nag-uumpisa pa lang ako sa online business, ako yung nagko-contact ng mga tao, ako yung nagme-message, ako yung nag-a-add friend. Pero nung natutunan ko yung branding of image dahil din sa course na ginawa ni Coach Francis Gumabon sa Ninja Pro program na ginawa niya, na-experience ko na guys na yung mga tao mismo ang magme-message sa akin. Yung mga tao mismo ang mag-a-add friends sa akin. Dati naalala ko, nagpo-post talaga ako sa mga groups para i-add lang ako, para maparami yung friends ko. Kasi nung nagsisimula pa ako, 300 lang yung friends ko nung nagsisimula pa lang ako sa online business. Pero ngayon, dahil nga sa branding your own image, no? So, effective siya dahil sila na mismo yung lalapit sa'yo, sila na mismo yung mag-message sa'yo, sila na mismo yung mag-a-add sa'yo as a friend. No? So, yan guys, gusto ko lang i-share sa inyo na bago kayo mag-promote ng mga products or services or business na ginagawa nyo ngayon, secondary na lang kasi yan, in order for you to promote your business well, you have to brand yourself first. Dapat i-brand mo muna yung sarili mo bago ka mag-promote sa business na ginagawa mo. So, I hope guys na nakuha nyo yung actually guys, simple tips lang yung mga sinabi ko sa inyo, pero simple lang yan pero very effective. Kasi ako personally, naging effective din siya sa akin. Once you brand your own image, pagkakatiwalaan ka na ng tao, nakikilala ka na ng tao kahit nasaan ka pang panig ng mundo, kilala ka na ng mga tao. So, kahit ano pa yung product na ipopromote mo, ano pa yung business opportunity na isi-share mo sa kanila, dahil na pag nakuha mo na yung tiwala nila, mag-grab talaga yan ng opportunity na shinare mo. Kasi alam na nila eh, na ikaw ay isang legit, ikaw ay isang mapagkakatiwala ang tao. So, guys, kung ikaw na nanonood ngayon, isa kang online entrepreneur na nagsisimula pa lang, o kahit matagal na pero frustrated pa rin, no? Hindi pa rin ginagawa yung mga tulad nito, yung mga FB live. So, you have to do it, guys. Kasi, isa yan sa pag-build ng confidence mo at the same time, pag-build ng branding mo as your branding your image. So, ayan, no? So, ang dami-dami ko lang sinasabi. I-greet ko lang yung mga nandito, no? Camelia Jean Rosales, thank you for watching. Coach Darwin Royo, hello coach. Thank you for watching, coach. Pinatuloy ko na lang kasi ayaw talaga eh. Siguro sa internet
siguro, pero okay naman, tuloy-tuloy naman ako ngayon, baka ayaw lang talaga. So ayan, Eden Joy de la Cruz, hello sis Eden, sis Coach Eden, thank you for watching. Kickers Skitchers, thank you for watching. Star Miral, thank you for watching. Ayan, dami nyo na pala, no? Dami kong sinasabi, marami na palang nag-watch, no? Analu Passion Garcia. Ayan, si Beth Gosho, nanonood din. Zinilin Libaton. Ayan, thank you for watching. Niris Gatpandan, thank you for watching. Jacqueline Bantin, Alvin Duldulao, Mayra Lozano, Christopher Piralta, Lin, ayan. So, thank you for watching, guys, no? So, guys, comment naman kayo kung ano, kung saan kayo nanonood para at least malaman ko. Ang dami kong viewers kanina, oh, pero ano, hindi kayo nag-comment para at least ma-shoutout ko naman kayo at the same time. So, I hope guys na nakuha nyo yung mga tips na binigay ko sa inyo. Simple tips lang yan, but very effective, guys, to tell you. Very effective na sa business na ginagawa mo bilang isang online marketer. So you have to brand yourself first before you promote your product or business opportunity na ginagawa mo ngayon. So ayan, si Coach Darwin Ruyo watching watching in KSA. Ayan, Jumar Tanyegra, thank you for watching. Ayan, no? Zinel D. C. Love, ayan, thank you for watching. Pinanonood ko uli sis. Ayan, Jacqueline, pinanood daw niya. Ayan, thank you for watching. And guys, thank you for watching, no? So, ayan, so I hope guys na may marami kayong natututunan sa share ko na tips na binigay ko sa inyo, dahil yan talaga yung pinaka-effective strategy. Kung gusto mong maging successful sa business na ginagawa mo, at least may makikita mo naman yung improvement niyan eh, once ginawa mo yan. Kung napapansin nyo guys, yung mga icons, sila ni Tony Robbins, kahit sila Chinkitan, sila ni sino pa yung mga malulubi, si Bo Sanchez, di ba? Example na lang natin yan, di ba? Nakikita mo ba sila na sila mismo yung nagla-live, sila mismo yung nagvi-video sa mga personal ano nila, sila mismo. Kasi they were branding their own image. So dapat ganyan yung gagawin nyo guys kung gusto nyo ma-promote yung business nyo ng tama. So ayan, no? Tama ka, personal branding mahalaga muna bago bumitaw ng business mo. Yes, tama si Coach Darwin Royo, no? Actually si Coach Darwin malupit na ano to. Malupit na coach namin to. Thank you sa pag-share ng tips. Ayan. So dapat sana kasama ka dito Coach Darwin eh, kaso ayaw talaga, no? So ayan, no? So I hope guys that you will learn a lot sa mga share ko sa inyo this afternoon, and I hope na mai-apply nyo sa business na ginagawa nyo ngayon. So, wag muna kayong mag-isip ng income, no? Wag muna kayong mag-isip ng income, lalong-lalo na kung ikaw mismo sa sarili mo, di mo pa alam paano i-brand yung sarili mo, di mo pa alam yung business na ginagawa mo. So, wag muna, dahil ito muna yung dapat na unang-unang gagawin mo. I-promote mo muna yung sarili mo, ayusin mo muna yung timeline mo, yung profile mo, yung mga picture na ilalagay mo, dapat picture mo, dapat proud ka sa itsura mo. O wag kang mag-isip ng mga negative. So kung nag-o-online business ka, nandito ka na sa online business, gawin mo, ayusin mo yung timeline mo, ayusin mo yung profile picture, yung timeline mo, wag ka nang mag-share ng mga negative posts, mga hugot lines posts, o mga posts na mga hindi naman nakakatulong sa business. Ayan, no? So may mga humahabol, patapos na ako eh. Mark Eugene is watching right now. Abby Pagalilawan. Pagalilawan. Send siya. Ayan. So, Illuminada Lungatang. Hello, na Illuminada. Thank you for watching. Ayan. Tama daw, sabi ni Mark Eugene. Ayan. So, isa din yan kasi guys, sa mga titingnan ng tao sa'yo. So, may naka-ano pa dito. Ayan, si Jacqueline Banting, more tips daw. Ayan, more tips. So, dito naman, so, more tips. So, sige, instead na mag-ano ako, mag-end na sana ako, ano pa natin. So, yung sa
Ano ba to? Ayan, si Mark Eugene. Mark Eugene, salamat sa pag-share. Ayan, Jamila Bilardo, thank you for watching. Ayan, sino pa ba nandito? Ang dami na pala. So, ayan, sabi ni Jacqueline Banting, ano, more tips daw. So, ayan. So, regarding din sa, ano, sa business na pre-promote mo, while you're branding your own image, once nagpo-post ka ng mga posting mo, syempre, yung ipopost mo, mga valuable contents. Yung mga, wag puro lang business, no? So, tips ko din yan, wag puro business. Kasi nakakaumay din yan. Nakakaumay din yan. Kung i-stock mo yung mga successful na tao, kung titingnan mo yung mga timeline nila, hindi lang naman sila nagpo-post yung mga business nila sa timeline nila lagi. More on inspirational quotes, more on inspirational video, motivational video, motivational quotes, yung mga nakakapag-inspire ka ng tao. Huwag puro business. Kasi once yung tao din, pag titingnan nila yung post mo lagi na puro business, business, business na lang, nakakaumay din yan. Pag nagpo-post ka, hindi ka na nila papansinin yan. Hindi ka na talaga nila papansin kasi nauumay, ito na naman, business na naman. Nakakaumay tingnan. So, mag-post ka ng business ngayon, so mag-post ka naman ng mga motivational, inspire mo yung tao. So, kung marunong ka nang maggawa ng content mo, inspire mo yung mga tao, i-motivate mo sila through posting mo. So, gawa ka ng video mo, kahit kung di ka, nahihiya ka pa talaga sa FB Live, gawa ka ng recorded video mo, mag-record ka na, mag-i-inspire ka na based sa experience mo, para at least na makarelate sila. Dahil reality, ano yan, maganda yung, ano. So, yan yung mga more tips na maidadagdag ko, no? So, sa mga ano din, sa pagpo-posting din, no? Once mag-post ka, syempre, bilang isang online marketer nga pala, dapat may personal page, FB page tayo. Dahil doon natin ipopromote yung mga business natin. So, lalong-lalo na kung ikaw ay konti-konti pala yung friends mo. So, add more friends. So, mag-add ka ng friends. Normal yan, mag-i-start ka talaga na ikaw muna yung mag-a-add ng friend. Dahil ganyan din ako before. But while adding friends sa friend list mo, you are also branding your own image at the same time. So mag-iba-brand mo na paunti-unti yung image mo. Tapos once magpo-post ka, dahil nga sa konti pala yung friend list mo, so ipo-post mo siya sa timeline mo, ipo-post doon ka magpo-post sa FB page mo, ipo-post mo siya sa timeline mo, at the same time ipo-post mo rin siya doon sa mga groups. So additional tips, guys, sali kayo sa mga groups. Pero tingnan nyo lang din yung mga groups na yung recommended din na mag-post ka ng business. Kasi may mga groups na bawal. Bawal yung business, bawal yung mga ganyan-ganyan. So, tingnan nyo muna yung groups, nasasalihan nyo kung recommended ba, kung nag-a-accept ba sila ng mga posting na mga business. So, sali kayo sa mga groups. Yan yung bali routine na gagawin nyo. Una, magpo-post kayo sa FB pages nyo ng business na pinopromote nyo. Tapos, po-post nyo din siya sa timeline nyo at the same time. So, dahil nga sa konti pa lang yung friend list mo, i-post mo siya sa mga groups. So, yan yung tinatawag na free traffic. So, apply muna kayo ng free traffic while you're building your image in social media, no? Para at least na ang tawag nito, makapag-drive din kayo ng traffic, no? Parang sa pagkain lang yan, wag lagi adobo. Oo, nakakaumay din na lungatang, no? Wag daw puro adobo, sabi ni Illuminada Lungatang. Kasi nakakaumay din. So, sa business, wag puro business yung ipopost mo sa ano mo. Actually nga, yung sa timeline mo, ano kasi yan eh, personal profile mo yan. Pero nga, dahil nga yung traffic, yung mga tao, dyan nakakakita, madaling makakakita ng post mo, so kung bakit ipopost na lang natin sa timeline. Pero ang dapat kasi talaga dyan, yung mga business mo, yung mga products mo, dun mo yan ipopost sa page mo. So dapat marami ka rin friends and followers sa page mo para
at least maraming makakakita. Pero as sa atin, tulad sa atin na lalo-lalo nag-umpisa ka pa lang sa business mo, so konti-konti pala yung friends mo, so ipopost mo siya sa timeline, at the same time, ipopost mo siya sa mga groups. So mag-free traffic kayo. So ayan, no? Huwag kalimutan yung Coach Irish, parang hindi nag-engage mga post ko, walang masyado nagko-comment. Ayan. So yan, a question ni, ano, sabi dito, wala daw nag-engage sa mga post niya. Walang masyadong nagko-comment. So, isa sa mga dahilan kung bakit walang nag-engage sa mga post mo, kasi nga, isa yan, tulad ng sinabi ko kanina, konti lang yung friend list mo. Ibig sabihin, pag konti lang yung friend list mo, pag nagpo-post ka, konti lang din yung makakakita ng post mo. So, yan, isa yan sa dahilan. Pangalawang dahilan, yung laman ng friend list mo ay hindi mga tamang tao para sa business opportunity na pinopromote mo. So, ibig sabihin, ang kasi nga, mag-a-add ka ng friend list, dapat, before ka mag-add ng friends, tingnan mo rin muna yung mga profile nila. Tingnan mo rin muna kung karapat-dapat ba siya, kung isa din ba siyang, kung yung profile niya, kung karapat-dapat ba siya sa right person ba siya sa business na ginagawa mo, na pinopromote mo. Huwag kang mag-add ng friend na basta ka na lang add friend. Kasi nga, sabi ni Coach, dapat marami yung friend. Ala, basta ka na lang mag-add ng friend pagkarami-raming add friend. Ang nangyari, yung mga edad mo, hindi naman sila mga right person. Kasi nga, yung mga Pakistani, yung mga if, yung mga ibang kultura, ibang nationality, hindi naman yan sila mag-i-engage sa post mo talaga, yung mga ganyan, mga pang-ano lang yan, yung mga ibang-iba yung sadya nila yan sa iyo eh, nakakaano lang yan eh. So, no? So yung mga ganyan. So dapat tingnan mo muna yung profile ng taong ia-add mo. Not only yung mga taong ia-add mo, pati rin yung mga taong nag-a-add sa'yo. Bago mo sila i-accept, huwag mong panghinayangan na, ay sayang naman to, i-add ko na lang para at least madagdagan yung friend list ko. Huwag. Kasi useless lang din naman eh. Hindi naman yan sila mag-i-engage talaga sa post mo, sa ginagawa mong business. Kasi nga, hindi sila mga tamang tao. Hindi sila interested sa mga business. So dapat yung mga i-add mo na friend or i-accept mo na friend sa friend list mo, dapat yung mga right person na interested din sa pagbi-business. Makikita mo naman yan eh sa timeline nila. Titingnan mo sa timeline nila na pangalan talaga nila yung nakalagay, picture talaga nila yung nakalagay, tapos yung mga posting nila, makikita mo naman yan. Pero kung ang pagtingin mo sa profile nila, babaliktad yung pangalan or hindi yung mga kingkoy-kingkoy yung pangalan, o ba yan, yung mga ibang ano yung pangalan nila, tapos yung picture nila, picture ng artista, paano mo i-accept yun? I-accept mo pa ba yun? Hindi talaga yan mag-i-engage kasi mismo sa profile timeline nila, wala na eh. Hindi, makikita na talaga eh na hindi yan karapat-dapat sa business na ginagawa mo. So, isa yan sa mga dahilan kung bakit walang nag-i-engage sa post mo at walang nagko-comment sa post mo. Kahit ilang beses ka pang mag-post dyan sa timeline mo, wala talagang mag-i-engage kung ganyan yung mga laman ng friend list mo. So, maglinis ka sa friend list mo. Yung ang ilalagay mo lang, yung mga taong mahilig sa negosyo, yung mga opportunity seeker na yung timeline nila makikita mo na talagang totoong tao, hindi mga dummy account, no? So, ayan, si Juvie Cayabo, thank you for watching. Raymond Cadorna, thank you for watching. Ilin Rapas is watching right now. Rodolfo Di Palas, thank you for watching. Angeline Tan. Ayan, Angeline Tan. Thank you for watching. Andejo Efrin. Thank you for watching. Jupit Potensyando. Hello! Si Jupit Potensyando. Hello! Hello, BM! Actually, si Jupit Potensyando, ano ko to? Branch manager ko to nung nasa offline marketing world pa ko. So, kasama ko yan. Kilalang kilala ko niyan. Kilala ko rin yan. Hello, BM! Thank you for watching. Ayan. Ito pa, si Coach Darwin, ang daming tanong. Coach, bakit 3 months na ako wala pa rin result? Ginagawa ko naman ang lahat.
So, sa tanong na yan, ginagawa mo naman ang lahat. Tanungin kita, ano ba yung lahat na ginagawa mo? No? Kasi makikita mo naman yan eh, kung talagang ginawa mo na ba ang lahat. Unang-una, nakapag-FB Live ka na ba? Yan. Ginawa mo ba na mag-FB Live na? Ang dami na sinasabi sa iyo ng mga coach mo, ng mga kasamahan mo sa business na ginagawa mo na, sige, mag-live ka na, pero ginagawa mo ba? Baka hindi pa, kasi nangingibabaw yung takot mo. Baka nangingibabaw yung takot mo na, ay, ayoko, kasi di ko alam kung anong sasabihin, baka puro excuses ka lang din. Una-una, titingnan mo yan. Kasi iba kasi yung sinasabi na, ginagawa mo na lahat eh. Imposible. Kung ginawa mo na yung lahat, tapos hindi ka pa rin nagka-resulta, imposibleng imposible na yon. Kahit magka-chatching ka lang ng isang cha-ching, imposible yung hindi mo makuha yan. So, imposible talaga yan pag sinabing ginawa mo na lahat. So, make sure na pag sinabi mong ginawa mo na lahat, ginawa mo na ba talaga lahat? Seriously. Unang-una, FB Live. Makapag-FB Live ka na ba? Isa yan sa mga hindi ginagawa ng mga online marketer. Kasi takot. Takot. Kasi pag FB Live kasi, isa sa mga iniisip natin, bakit natatakot tayo, ba't nahihiya tayo? Kasi gusto natin na maging perfect tayo in front of the camera. Isa yan. Gusto natin maging perfect tayo, matingnan na ano ba, ganito, ganyan. Wag, kung ganito lang. Basta, sir, yung kung ano yung sinishare mong value sa mga tao, yan yung titingnan nila sa'yo. Kasi makikita yan sa iyo mismo, sa personality mo mismo. So, huwag kang mag-negative na gusto mo perfect lahat. Wala namang perfect talaga eh. O kahit naman sino pa yung mga icon na yan, hindi naman talaga yan sila perfect. So, lalo-lalo na kung ikaw nag-uumpisa ka na pa lang, huwag mo i-mind yung mga negative mindset mo na yan. So, mag-FB Live ka. So, nagawa mo na ba? Pangalawa, consistent ba yung pagpo-post mo sa business mo? Consistent mo bang ginagawa yung business mo? Baka on and off lang. Sinabi mo, ginawa ko naman lahat. Oo nga, ginawa mo na, pero hindi naman consistent. Diba? Hindi ako galit ah. So, ayan, isa yan. Isa yan sa mga ano. Dapat consistency is the key. Dapat consistent ka sa business na ginagawa mo. So, nasa online ano ka eh, nasa online marketing world ka eh. Online nga. So, dapat online ka lagi. Mag-show ka ng mga values lagi, mag-inspire ka lagi ng mga tao, while posting din sa business na pinopromote mo, isa yan. So, dapat consistent ka sa ginagawa mo. So, kung bakit, wala ka pa talagang result, no? So, isa yan sa mga cases na nangyayari. Then, next, yung mga sinabi ko na kanina, isa din yun, yung sa about sa profile timeline, about sa posting, about sa friend list, na konting-konti lang. So, isa yan. So, dapat consistent kayo na ginagawa yung business nyo, consistent kayong mag-inspire ng mga tao, consistent kayong mag-motivate ng mga tao para, syempre, pagkatiwalaan din kayo ng tao mismo. Kahit pagkalayo-layo ng lugar ng tao na yan, kung ikaw mismo, kung nagtitiwala na sila sa'yo, mag-i-engage yan sa'yo, magta-trust yan sa'yo, pipiliin ka talaga na siya yung ikaw yung pipiliin niyang sponsor or maging katuwang sa business na nasasalihan niya. So, be ano lang talaga, no? Wag puro hype din na, sige, i-guide or i-ano kita, tapos pagkasali na, wala na. No, wag ganun. Kasi seryosong ano eh, seryosong business, kung long-term business yung tinitingnan mo, hindi ganyan yung mindset mo. Pag sinabi mong tutulong ka, i-guide mo siya, i-guide mo siya talaga. Wag yung sinabi mo lang kasi nagtatransact ka pa, pag naka-pay in na, naka-ano na siya, wala na, na-ano ka na. So, huwag ganun. Kasi para masisira yung image mo, pag ganyan. So, ayan, no? Lynn Siraong Palermo, thank you for watching. Junavi Lapera, thank you for watching. Hello, Coach Junavi, thank you for watching. Ayan. Cresceline Prava, thank you for watching. Hello, Coach Irish. Ayan. Hi, sis din. Hello daw, sabi niya. Watching from Hong Kong, si Cresceline Prava. So, ayan. So, I think napahaba na masyado yung live ko, guys, no? So, siguro, mahaba pa siguro to kung nakapasok si Coach Darwin, eh, no? Coach Darwin, no? So, sarap siguro pa ng ano natin. So, as of now, guys, I need to end this FB Live.
So I hope that you will learn a lot sa video ito, sa live video na ito. I hope na marami kayong natututunan, marami kayong nakuhang tips na mga binigay ko. And I hope na i-apply nyo rin yung mga tips na shinare ko sa inyo. No? Huwag nyong baliwalain. Kung gusto nyo na magka-resulta, kung gusto nyo na magawa yung tama, ma-promote yung tama yung business na ginagawa mo ngayon, kahit anong business man yan, no? di ko sinasabi yung business na ginagawa ko dito ngayon sa live na ito, no? Dahil for all ang FB live na ito. So kung ano mang business na ginagawa mo ngayon, so sundin mo lang yung mga binigay ko sa yung tips. Pag susundin mo yon, tapos consistent mong gagawin yon, I'm sure na ikaw mismo makikita mo mismo yung sarili mo na nag-i-improve ka, no? Kasi ako mismo hindi naman talaga ako ganito magsalita noon eh. Bulol-bulol din ako nung nagsisimula pa ako. But ngayon, ayan, nagsasalita na ako sa harap ninyo through this FB Live na tuloy-tuloy na siya. So, normal yan. Huwag lang kayong tumigil, tuloy-tuloy lang sa ginagawa nyo. So, sundin nyo yung mga tips na binigay ko sa iyo dahil I'm sure matutulungan kayo ng mga tips na yon para ma-promote nyo ng tama yung business na ginagawa mo, kahit anong business man yan. So, that's all for today. Ayan, Helen Palisteco. Thank you for watching. So, ayan. That's all for today, guys. I hope, again, that you will learn a lot, no? So, i-end ko na yung live na ito kasi yung baby ko, nasa tabi ko siya ngayon natutulog. So, gising na siya. So, that's all for today, guys. Thank you for watching. And I hope, guys, that I will see you for my next live. God bless!